Congressman, ano ho ang ating aasahan tomorrow dito po sa pagdinig po ng ano ho ba ang mangyayari bukas? Ano ho ba ang agenda tomorrow? Bukas ay bibigyan natin ng pagkakataon na magkabilang panig. Una muna, yung complainant na ilahad ang kanyang akusasyon kay Chief Justice Sereno. At pagkatapos naman yan, ay bibigyan natin ng pagkakataon din ng Chief Justice na ihayag ang kanyang depensa doon sa mga paratang sa kanya. At pagkatapos po noon ay kami bilang mga miyembro ng Committee on Justice ay para kami mga piskal na magtatanong kami, i-clarify namin kung ano ba talaga ang timbang nitong akusasyon at yung sagot ng ating Chief Justice doon sa mga paratang sa kanya. At pagkatapos niyan ay siguro hindi natin alam kung gaano kahaba yung hearing. Magdidesisyon pa kami, magbobotohan kami kung magbobotohan po namin yung probable cause na isulong ito at impeach yung ating Chief Justice. Opo, sir, we may recall na pinagbotohan na po ng komite yung sufficiency in form and substance, hindi ho ba kamakailan lamang, right? Tama po yan. Opo. So, meron tama ang forma niya at meron din pong sustansya, no, may basihan yung complaint. So, tomorrow, ang pagbobot, ang inyo pong pakikinggan ay yung pong magkabilang panig para po ma-establish na yung probable cause kaninyo? Tama po yun. Pangatlong nagbotohan din po kami yung sufficiency of ground. So, tatlong botohan na po kami, pang-apat na po ang mangyayari pagkatapos po nitong mga pagdinig nito. Kasi yung ground, sinasabi lang naman doon na may allegation na merong culpable violation. May allegation na graft and corruption at saka yung isa ay betrayal of public trust. Mm-hmm. At tiningnan yung pahapyaw lang yung mga akusasyon o yung mga allegation patungkol dito na tumatama naman, may sagot, may complaint, may sagot, pero kailangang i-clarify yung ibang mga portions. Kanya dito tayo hahantong na sa paglilinaw ng akusasyon at ang kasagutan na hindi pa malinaw sa komite at sa aming mga miyembro. Opo. At dito ho kaninyo, kayo po ay magtatanong doon sa complainant para ho mas laliman pa ang mga pagbusisi po ninyo at pagkatapos kayo din po ay magtatanong doon sa nirereklamo. Tama po yan. Oo. Puntahan na po natin yun hong hindi pagdalo ni CJ dito at mga abogado po lamang niya. Bakit po hindi papayag ang Congress, ang inyong komite, na abogado po lamang ang kumatawan sa kanya? Yung bagay na yan ay malinaw sa rules ng House of Representatives na ang mga abogado hindi pwedeng magsalita para sa yung kanilang nire-represent, no? Mm-hmm. Yung respondent in this particular case. As you very well know, Kuya Ted, mm-hmm. Sila ay pwedeng magbigay lang ng advice, di ba? Mm-hmm. At siyempre, kung nagbibigay sila ng advice, ang sumasagot ay yung respondent mismo. Kanya, sigun sa rule na yon ng Kongreso, ay yan ay paiiralin, pero dahil meron silang motion, mm-hmm. ay yan ay tatalakayin at pagbobotohan at depende na magiging desisyon ng mayoriya kung paano po tayo susunod, kung paano natin palalatagin yung susunod na pagbinig. Alright, sige po. So, paharapin pa rin po yung mga abogado doon, no? Literally. Tapos, pag-uusapan ng komite kung ito bang mga ito ay pwedeng kumatawan dito kay CJ, kumbaga hindi po ito karaka-raka, no? Not, the chairman cannot rule, di ba, on this issue, kundi kinakailangan po pagbotohan ng mga miyembro. Tama po yan. Mm-hmm. Siyempre, questionin din po yung chairman pag mm-hmm. inalaw po yung isang bagay na hindi
allowed under the rules of the House of Representatives. All right, sige po. So kasi po mukhang ano na ho, klaro na ho na hindi nga sisipot diyan si CJ at mga abogado po na lamang. So hintayin po natin yung formalidad dito sa pagboboto po ng mga miyembro ng komite kung papayagan ba yung mga abogado o hindi. Well, obviously, mukhang hindi nga papayagan. And then afterwards, ano na ho mangyayari nun? Pagkatapos nun, look out nga ni Chief Justice Sereno yung kung hindi po siya a-attend, mawawalan siya ng pagkakataon na i-controvert yung mga akusasyon laban sa kanya. At ang magiging dilema po namin sa Committee on Justice ay we will have to resolve the case on the basis of yung evidence at hand. Eh, kung wala siyang ebidensya, so ang pagbabatayan lang namin ng aming pagbobotohan ay yung mga inihain sa amin ng complainant. So, as I said, that is her lookout. And while she has the right to confront her witnesses, she can also waive that right. Mm-hmm. And the non-appearance is waiving her right. That is correct. Pagkatapos po nito, ang committee ho ay magbobotohan kung ito ho ba ay ipapanik na po sa Senado. At tapos dadaan po yung committee report sa plenaryo. Tama ho ba? Tama po yan. Gagawa po kami ng report. Pero in addition to the report will be the articles of impeachment na panibagong pagbobotohan na naman namin yan. So kapag nag-decide na ang komite na at nagbotohan na merong probable cause, ang susunod po naming hearing yan ay pagbobotohan namin sa komite yung report na sinasabing may probable cause at kasama na rin po yung articles of impeachment. At yan naman ay pagbobotohan namin sa plenaryo, hopefully on or before December 13, 2017. Bago kayo mag-Christmas break. Tama po yan. Oo po. You may say no, na you will just cross the bridge when you get there, but assuming lang po, no, for the sake of discussion, assuming po na dumulog sa Supreme Court ang punong maestrado at humingi po ng saklolo sa pamamagitan po ng restraining order, ano ho ba ang posible pong magiging galaw o decision dito ng Kamara? Medyo masalimuot ulito, Kuya Ted. Dahil ako, yung personal na opinion ko dyan, ang impeachment is beyond the power of judicial review. Dahil malinaw po ang sinasabi sa saligang batas na ang may sole power to hear and decide cases on impeachment is the Senate Impeachment Court. And the sole power to initiate impeachment proceeding is the House of Representatives. No? So, ibig lang pong sabihin yan, plain and simple, there is no other power that can look into the impeachment proceeding except Congress. So, kunwari, meron silang hindi nagustuhan dun sa aming ginagawa, ang magre-resolve po niyan is Senate as an impeachment court, hindi po ang judiciary dahil meron po tayong separation of power that power is exclusive to the legislature. Well, pag dumating po yung pagkakataon na yun, maaari na hong sabihin ng iba na that is a constitutional crisis. Tama po yun. Because sa aming pong pananaw, ito pong impeachment is a political process. And this is a political question to which dapat po ang judikatura ay hindi po manghihimasok. Sige po. So, kagaya po ng sinabi ko nga kanina, harapin po natin ang mga bagay na ito sa takdang panahon. But meantime, kung nakikinig po ngayon ang kampo po ni CJ bilang committee chairman po ng Committee on Justice sa Kamara, ano po ang inyong mensahe sa kanila, Congressman? Ayun. Sa amin po ay we will try to resolve this impeachment case
in the fairest way possible. And sana po ay umayon ang lahat at mag-cooperate ang lahat. Huwag po nating pabayaan ang ating mga rights na ma-waive. At napakaganda po na this is the opportune time for her to present her case para po mas maintindihan lalo ng mga miyembro namin na boboto. Kasi kung isang panig lang po mapapakinggan namin dahil ayaw po lumahok nung depensa, ay yun lang rin ang pagbabasihan ng aming komite sa pagboboto ng probable cause. So we are really hoping that yung defense will also participate and participate extensively para po mas maganda po ang maging resulta nitong ating pagdinig. Apo, anong oras po, Congressman, ang hearing bukas, sir? 9:30, as always, we start 9:30. Apo, 9:30 a.m. tomorrow. Congressman Umali, sir, salamat sa inyong panahon. Kami po ay mag-aantabay sa mangyayari po pagdinig bukas. Thank you, Kuya Ted. Maraming salamat at magandang umaga po sa atin.